Pero guys, ah, kung ako naman yung tatanungin nyo, yung Rekta, kung tatanungin nyo, sa ganyang package niya, okay? Tapos, pagbibintahan mo ako ng 60,000, honestly guys, hindi ako bibili niyan, okay? Welcome sa Boss Bright TV. Ngayon, kakaiba yung episode natin ngayon. Ang episode natin ngayon guys, product review. Maaaring nagtataka ka kung bakit product review tayo ngayon, which is hindi naman talaga yan yung mga content ko before, no? Kaya tayo ngayon magpa-product review. Kasi gumagawa sana ko ngayon ng content ko about computer virus. Pero since bigla akong nag-browse sa Facebook ko at bigla ko itong nakita, itong video na to. Pinanood ko yung buong video, 3 minutes lang naman kasi yan, okay? Hindi ko alam yung explain yung magiging reaction ko eh. Hindi ko alam kung maguguluhan ba ako, matatawa, mamangha, o magtataka, okay? Gusto ko itong i-share sa inyo at gusto ko kayo na lang yung humusga, okay? Ipapanood ko sa yung video sa inyo. 60,600 pesos worth of laptop unboxing. Dep Ed laptop. Oh yeah. My gosh! For 60,600. Tingnan po natin ang laman ng ating laptop. Ay, ng ating box. Go, Hein, go! And thank you so much, Dep Ed. Oh my gosh, hindi ko talaga to afford. Hello, oh, yung mahal-mahal pa naman talaga nito, girl! 60,000! Yan, oh my name. Oh my gosh. So, we have our charger here. It's 65 watts. Yeah, 65 watts charger. And Dell po yung kanyang brand. Dell. Ito po. Oh my gosh, I'm so excited. Wow. Ay, humanang lusog abri sa inyo siya, ha? Hindi na siya excited. Ako ka-excited. Yeah. Ako excited. Okay, so... Ta-da! So, ito po siya. Dell, it's... Let's read the description. Okay. Dell Latitude 3420 laptop with a processor of Intel Celeron. 6305, 1.8 gigahertz, 4MB cache. Ano yan? Cache? Ang saan yung pag-pronouncer? Cache. 2 cores. Sure ka na, sir, ha? Nag-video ba yan, me? Okay, so memory 8 gig. Ayan po siya. So, maliit lang siya. Pero lang siya yung netbook. But, 60,000. Cheering! Wow, so brand new. Thank you, Dep Ed. Thank you, Dell. Thank you, Dell. Sponsor, charot. Ayan po siya. So, pack. Ayan, so new. Pwede na ba ni-on? So, pwede siya ma-on pa. Ito lang ba siya eh? Okay. Cash. Sorry. Sabiado din ito ganina. So, mga ni siya, appeal na ni siya, including Genius. Ayan, Genius Wireless Mouse. And, pack, DepEd bag, DepEd laptop bag with Borda na DepEd logo. Ayan po. So, ay, meron pa palang headset. Yeah. Yes, Genius headset. Pack. Ayan, mag-online test na tayo, girls. Mga students, mga learners, let's go! So, yun lang po yung laman ng ating DepEd, ano siya tawag na? DepEd laptop. Yeah, DepEd laptop kit. First, 60,000, grabe talaga! Napaka-matagpigay, napaka-generous ng DepEd. Thank you!
Itong video na to, feeling ko viral na to eh. Kasi yan o, kung makikita nyo, ayan o, 100,000 views, okay? In-upload lang siya noong ito, noong August 6, okay? Kaka-upload lang, so 100,000 views kagad, tapos ang daming comments. Ang ginawa ko yung video na to guys, hindi para manira, okay? Hindi rin para magmagaling, okay? Ginawa ko lang to guys, gusto ko lang i-share sa inyo, tsaka gusto ko lang makita din sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo about sa video na to. Kali dito sa caption, ito, yung uploader ay si ito. Pero ito yung kanyang caption, oh. Nakita ko lang sa TikTok ang video na ito, which was posted on March this year, bago lang, di ba? Ito na yung na laptop ng DeepEd, Intel Celeron ang chip, at ito ang market price ngayon ay 15 to 20k lang kasi outdated na at sobrang bagal pa. Okay? Yan yung caption ng uploader. In my part, siyempre, nag-research ako, no? Na-research ko. Okay? So, yun. Based kasi sa akin na research, okay? Meron pa nga akong pinanood na video sa YouTube, eh, okay? So, nagkakalaga naman talaga siya ng ano eh. Lang ah. Ito. YouTube. Yun. Ayan. Okay. Ito daw yung possible price niyan, okay? Ito daw yung presyo ng laptop na yan, okay? Yung nasa DeepEd na yan, okay? Yan daw yung presyo niya, okay? So, hindi ko masabi kung gano'n ba talaga ka 100% legit yan, okay? Kasi yung video na yan, no, October 9, 2021 pa in-upload, okay? So, hindi ko sinasabi na hindi yan legit, okay? So, hindi ko rin sinasabing legit yan, okay? So, kayo na mag-decide, okay? Based sa aking research, ni-research ko yung specification ng laptop. Ito siya, okay? So, yung laptop pala na yan, guys, is actually dual core lang siya, okay? Ito, yung processor count niya is 2, okay? Yung processor thread niya is 2, okay? Pero guys, bumawi naman siya eh. Kasi bumawi naman siya guys kasi ito yan o. Actually, andun sa number of cores, okay? Yung number of cores nga pala guys, okay? So, yan yung sa specification kasi ng processor yan, okay? So, the higher the core, the better, okay? So, guys, sa simplihan ko lang explanation ko guys, hindi ko lang gagawin complicated pa para ikaw mismo na nanonood ngayon, hindi ka rin masyadong maguluhan, okay? So, ganito na lang, guys. So, the higher the core, the better yan. Okay? So, yung dual core, guys, sa ngayon kasi, parang yan natin yung pinakamababay. Pag dual core ang gamit mong processor. Okay? Pero, guys, bumawi naman siya, guys. Eh. Kasi ito siya, oh. Ang kanyang processor kasi is Intel UHD graphics na. Okay? Ang ibig sabihin niyan, guys, yung processor niya, meron ng built-in graphics, okay? Hindi kasi lahat, guys, ng mga processor, lalo na yung mga makulurang processor, wala pang built-in graphics yan, okay? So, yung nagiging performance kasi ng computer or yung ng laptop, kung wala siyang built-in graphics, nakadepende lang doon sa built-in graphics doon sa motherboard, which is, yung kung makaluma lang din yung motherboard mo, wala din yun, kaya kailangan mo pa maglagay ng additional external graphic cards, okay? So, which is, itong si, yung laptop na to, so, super, maganda na siya, okay? So, meron na siyang built-in, ito, UHD graphic, yung kanyang processor, which is good, thumbs up ako doon. Okay? Tapos, ang maganda pa niyan, ang gamit niyang hard drives is solid state drive na. Hindi siya yung hard disk drive o yung HDD. So, alam naman natin, guys, okay, so, para sa mga hindi pa alam, okay, ang SSD storage, guys, yan yung pinakamabilis na storage, guys. Okay? So, solid state drive yung ibig sabihin ng SSD. Yan na yung mga makabagong storage ngayon, guys. Okay? Kasi, in my experience, pag yan kasi ang gamit mo, guys, ang bilis mag-boot up ng computer mo. Ang bilis mag-shutdown ng computer mo. Tapos, ang bilis mag-open ng mga application like games, mga application dyan sa laptop mo o sa computer mo, ang bilis niyan guys mag-open. Yan yung isang advantage ng SSD ang gamit mo. Hindi ko na guys papabain ha, tsaka para hindi na masyadong mabang video, okay? Isa yun sa mga advantage guys. Yun nga lang, isang nalungkot lang ako para sa worth 60,000 kasi guys,
Yung kanyang ano is 128 gig lang. 128 GB lang. Okay? So for me kasi sa halagang 63,000 laptop, okay? So kahit man lang sana 500 gig is happy na ako doon. Okay? Para sa akin 'yun, guys, ha. Hindi ko lang alam sa inyo. Okay? Yun lang. Okay, isa pang nagustuhan ko dyan naman is para sa akin, hindi ako masyado nalungkot kung sa worth 63,000 laptop na yan. Kasi nga, ang gamit niya, guys, is 8GB DDR4 na. Okay? Para nga pala, guys, sa mga hindi pa alam. Okay? So, ang pinakalumang RAM kasi natin ngayon, yung RAM compatibility niya, guys, is yung pinakalumas DDR2. Okay? So, pag DDR2, guys, ang gamit mo, guys, so, hindi lang makaluma, sobrang hina niyan, okay? Mahina talaga, okay? So, guys, nagkaroon ng mga bagong innovation, nagkaroon tayo ng DDR3, okay? Yung DDR3 RAM, guys, yung DDR3 RAM compatibility, guys, is so far okay na yan, okay? Kasi, actually, guys, sa shop ko, ang gamit ko na is DDR3, so far okay na siya, okay? Guys, ang maganda dito, guys, sa laptop na to, kaya another thumbs up ka sa akin, another thumbs up yung 60,000 Dell laptop, guys, kasi nga, ang ginamit mo dito ng RAM is 8GB DDR4, okay? 8GB na nga siya, DDR4 pa, okay? So, ang maganda pa dito, guys, okay? So, pag DDR4 na kasi, guys, ang gamit mo, pag hindi ako nagkakamali, hindi kasi dito nakalagay, pero pag hindi ako nagkakamali, ang speed niyan is ang 3200 MHz na, okay? Okay? So, hindi ko na lang i-discuss yung about sa mga mega-megahertz na yan, kasi baka maguluhan ka lang, okay? Basta, pag sinabi kasing 3200 MHz, guys, pag DDR4 ang gamit mo, pag ganyan ang speed ng RAM mo, guys, mabilis yan. Okay? Mabilis yan. Hindi ko naman sinasabi yan na yung pinakamabilis. Mayroon pang mga mas mabilis yan. Pero yung 3200, ang DDR4 na RAM mo, guys, mabilis yan. Okay? Tsaka yung isa pang nagustuhan ko dito, kaya hindi ako masyadong nalungkot, dun sa 60,000 na yon, kasi meron na siyang previous. Okay? Ito ah. Ipo-forward ko lang yung video ah. Meron na siyang free na, ayun, meron na siyang free na bag, tapos meron pa siyang free na mouse. Ay, tsaka meron pa pala siyang free na headset, okay? Guys, kung ako naman yung tatanungin niyo, yung Rekta kung tatanungin niyo sa ganyang package niya, okay? Tapos pagbebentahan mo ako ng 60,000, honestly, guys, hindi ko bibili niyan, okay? Hindi ko bibili niyan, okay? Sorry ah, hindi ako bibili niyan. Pero, sorry, hindi ko sinasabing overpriced, okay? Wala akong sinasabing ganun. Actually, hindi naman kasi natin alam lahat yung kung ano yung mga pinagdaanan niyan eh. At saka kung paano, kung ano pa yung mga inclusion niyan doon sa loob ng mga software, baka lahat license yung mga gamit, guys. Baka kakasama na yan doon, hindi natin alam, guys. Pero for me, guys, hindi ako bibili niyan. Bakit, guys? Ito, oh. Wala ko, guys, ni-research, guys, na laptop. Tapos nakalagay din dito, guys, yung kanyang presyo tsaka yung kanyang specification. Itong ipapakita ko sa inyong laptop, guys. Oh, nagkakalaga lang. Uunahan ko na kayo, ha. Nagkakalaga lang siya ng... Dito, guys, ha, nakalagay to sa presyo na to. Hindi ko alam kung updated to. Itong ipapakita ko sa inyong laptop, guys. Guys, gaming laptop to, guys. Okay? So, pag sinabing gaming laptop, guys, believe me, pag sinabing gaming laptop, sobrang lupit niyan, okay? Pag sinabi kasing gaming PC niyan, lahat kasi niyan, guys, lahat ng maganda siguro na andyan na eh, okay? Yung cooling system niyan, okay? Maganda yan, kasi gaming PC yan eh, okay? Yung battery niyan, yung lithium ng battery niyan, guys, sobrang trust niyan sigurado, kasi gaming PC yan eh, okay? Ang built-in graphics niyan, guys, sobrang taas niyan. Kasi sigurado ako niyan, guys, kasi gaming PC yan eh. Pag sinabing gaming laptop, guys, sigurado ako sobrang taas ng naka-built-in niyan, okay? Pag mataas ang graphic cards niyan, guys, ibig sabihin, mataas din ang processor niyan, okay? Pag mataas ang processor mo, guys, meron ng plus built-in graphic ang processor mo, guys, okay? So, mataas pa ang cores mo, okay? Yung cores at saka threads ng processor mo, okay? Pag sinabi gaming laptop, guys, siguro kulang ang term na heavy duty. Hindi mo kasi pwedeng tawagin yung gaming laptop
kung pangit ang build mo, kung mababa lang ang build mo, kung makaluma ang build mo, kung outdated ang build mo, hindi mo pwedeng sabihin gaming laptop yan. So guys, going back, ito, nagulat nga ako. Guys, hindi ko nalang isa-isahin yung specification ng laptop na to. Pero guys, sasabihin ko na lang sa inyo guys yung mga importanting parts na lang nito, okay? Ito is ASUS TUF Gaming F15, guys. Ang specs ng laptop nito guys, ito siya, oh. Ang processor niya guys is Intel Core i5 10th generation, guys. Core i5 10300, guys. Ang ibig sabihin niyan, 10th generation niyan, guys. Okay? Ang generation kasi guys ng ating mga technology kasi guys ng laptop is nagsimula yan sa first gen. First gen, second gen, okay? Habang tumataas guys, nagiging bago, okay? Pag sinabing nagiging bago, nagiging advanced, okay? So, pag hindi ko nagkakamali guys, as of now, ang pinakalatest guys is 12th generation, okay? So, pag sinabing first generation, pinakaluma, 12, 3, 4, 5, pataas guys, pabago ng pabago, okay? So, nung nag-aaral ako, gamit ko lang laptop is ASUS Core i3 6th generation, guys. Sabi guys, sobrang smooth na yung laptop na yon, okay? Nagagamit ko na sa mga editing, sa Photoshop, sa video editing, okay? Sobrang smooth na yon. So, imagine guys. Tapos guys, nga pala, yung gamit kong laptop dati, hindi pa yung gaming laptop, okay? Pang-office lang yon, okay? Pag sinabi kasi yung office, nasa average level lang kasi yan. Hindi siya ganun ka-heavy duty. Hindi ko naman sinasabing hindi siya heavy duty. Mas hindi siya ganun ka-heavy duty compared sa gaming PC. Yun. Yun ang klaro, okay? Tapos, ang malupit pa nito guys, oh, o kaya, ang malupit pa nito guys, isa pang nagustuhan ko dito, ito, malaki na siya, 15.5 inches, okay? So, yung deal na yung pinakita dun sa video, yung galing sa ano, 14 inch lang yun, okay? Ito siya, mas malaki. Guys, yung isa pang nagustuhan ko dito guys, oh, kung titingnan mo, grabe oh, IPS display monitor na siya guys. Pag sinabi kasi yung IPS guys, sobrang ganda ng resolution niyan. Klaro, yung bawat detalye, okay? Yung bawat pixels, yung bawat graphics na nakikita mo sa monitor mo, sobrang klaro niyan, okay? Yung kulay niyan, sobrang klaro, hindi siya masakit sa mata, hindi siya light. Basta guys, sabihin na lang natin, sobrang linaw, okay? Pag naka-IPS display monitor ka. Okay guys, ang gamit ng laptop na to guys, naka-IPS display monitor na siya. Okay, parehas din siya, naka 8GB DDR4 na, parehas dun sa ano. Tapos yung isang nagustuhan ko dito guys, ay ano, 512GB solid state drive na rin siya. Yung isang nagustuhan ko sa kanya, yan o, 42,000 lang. Okay? mas mura siya, no? Siguro, baka mas mura siya. Kasi nga, wala naman siyang print headset. ito sure guys, meron itong kasamang bag, okay? Pero wala siyang kasamang mouse siguro, okay? Hindi ko alam kung magkano kasi yung presyo ng mouse na yun, eh. Hindi ko na lang i-review kung magkano yung mouse presyo ng mouse ni Dipid, tsaka yung presyo ng headset ni Dipid, okay? Kasi yan ang dahilan kung bakit hindi ko to bibilin sa halagang 60,000. Sobrang mahaba na kasi yung video na to, eh, okay? Papuputulin ko na lang doon guys. Hindi ko naman sinasabi guys na hindi worth it yung Dell laptop na to guys, ha. Kayo na ang humusga, okay? Paniliwanag ko lang kung ano yung naging reaction ko, tsaka kung ano yung naging opinion ko. Pero hindi ko sinasabi guys na hindi yan worth it sa 60,000, okay? Yan na guys, meron kayong natutunan or meron kayong napulot na mga tips doon sa aking content na to guys. Sana paki-like at subscribe ng aking channel. Paki-share ng aking video guys, okay? So, yun lang. Maraming salamat.